Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ibinida ni Finance Secretary Benjamin Jokno sa mga negosyante at diplomat sa Jakarta, Indonesia, ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Kabilang din sa talakay ay ang Maharlika Funds, nagpapatrol Wendy Palomo. Bago ang mga pagpupulong sa 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting sa Jakarta, Indonesia, nagbigay ng financial briefing si Finance Secretary Benjamin Jokno sa Embahada ng Pilipinas. Dinaluhan ito ng diplomats, mga kasapi ng Philippine Business Club sa Indonesia, Indonesia Chamber of Commerce and Industry, at maging mga negosyanteng Indonesians. Ipinagmalaki ni Jokno ang mataas na annual GDP ng bansa noong 2022 na pumalo sa 7.6%. Ibinahagi rin niya ang pagbaba ng inflation ng Pilipinas mula 8.7% noong Enero sa 4.7% nitong Hulyo. Kabilang din sa pinag-usapan ang Maharlika Fund. Our priority really is to fund the infrastructure, the 197 infrastructure, which are giving a rate of return of at least 10% because it has passed the MEDA board analysis evaluation. So we want to make sure that we get good return for our money. Tinalakay din ang pagsali ng Pilipinas sa Regional Economic Comprehensive Partnership sa Southeast Asia. Para sa business community sa Southeast Asia, malaking oportunidad ang pakikipagkalakal sa Pilipinas. We learned that there's many prospects and potential for the development of the Philippines. And more than that, I can see that there are many opportunities for cooperation between Hong Kong and the Philippines. I look forward to bringing more Hong Kong businessmen to the Philippines and explore the opportunity available there. Indonesia and the Philippines had the strong commitment to developing the agriculture sector together and also to empowering agriculture sector to make it more sustainable, more resilient. Tuloy ang trabaho ni Jokno sa Jakarta para sa mga meetings kasama ang mga kapwa niyang finance ministers bilang preparasyon na rin para sa nalalapit na ASEAN Summit sa Jakarta sa unang linggo ng Setyembre. Para sa TFC News, Wendy Palomo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia. Nagdaos ng isang seremonya ang mga PhilAm sa California para gunitain ang ika-40 anibersaryo ng pagpaslang kay dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Nagpapatrol, Kenny Espinosa. Proud ang mga PhilAm na ito na bigyang pugay ang kadakilaan ng isang taong buong pusong nag-alay ng buhay sa kanyang bayan. 40 na ang nakakaraan nang pinatay ang dating Philippine Senator na si Benigno Ninoy Aquino Jr. sa tarmac ng Manila International Airport. Ang kanyang pagkamatay ay nagudyok ng People Power Revolution na nagpatalsik sa dictatorship ni Ferdinand Marcos Sr. Kamakailan lang ay nagtipon ang mga taong ito bilang pag-alala sa 40th death anniversary ni Ninoy. Hinding-hindi malilimutan ni Ken Kashiwahara ang araw na nasaksihan niyang pinaslang ang kanyang sariling bayaw. It took me a long time to get over the trauma of August 21st. I have never felt such anger and bitterness as I did when I heard those gunshots at the airport. Nor such sadness for your friends, your country, and our family. Ang event organizer naman na si Donnie De Leon, tubong Concepcion Tarlac, ang bayan ni Ninoy. 8 taong gulang lang siya nang una niyang makita si Ninoy habang ito ay nangampa niya sa pagka-senador. The memory of that young, handsome, and charismatic politician stepping out on that helicopter. Para naman sa kapatid ni Ninoy na si Lupita Aquino Kashiwahara, malaking bagay na ipinagpapatuloy ng mga Pilipino ang mga kwento tungkol kay Ninoy. Ninoy is now 90 in November. So many of the people that have saw him live and die are also going themselves. But it just goes to show you the 40 years memorial shows exactly how Ninoy is loved in return. Ninoy's legacy will live on like just like truth will never die. So I mean to say it will be very nice to continue on his legacy.
Para naman sa bagong henerasyon ng mga Aquino, importanteng maipagpatuloy ng mga kabataan ngayon ang mga ipinaglaban ni Ninoy, lalo na sa larangan ng demokrasya. We want everybody from all different ages to come together to celebrate what my Lolo Ninoy has done for the Philippines. Para naman kay Rob Bonta, ang kauna-unahang Filipino-American Attorney General ng California, ang mga pinaglaban ni Ninoy noon ay ipinaglalaban pa rin naman hanggang sa ngayon. It's important to remember the sacrifice, the courage, the commitment. The tragedy is painful, but it's also a story full of inspiration for the future. Para sa mga PhilAm na ito at ang kanilang mga supporters, patuloy nilang isa sa puso ang ultimate sacrifice ni Ninoy at patuloy silang maniniwalang the Filipino is worth dying for. Para sa TFC News, Henny Espinosa, Daly City, California. Isinusulong ng financial experts sa Amerika ang optional na pagbabayad ng quarterly tax. Mas makatutulungan nila ito para mabawasan ang babayarang buwis sa annual filing. Nagpapatrol, TJ Manoto. Papalapit na ang third quarter tax filing deadline sa Amerika. At para sa marami, hindi pa nalalaman mga diskarte kung paano makasulit sa quarterly tax payment na ito. Paya ng mga financial expert gaya ni Rod Mercado, magandang diskarte ito para mababawas-bawasan din ang malaking tax payment sa annual filing. Making a third quarter estimated tax payment in mid-September for the year 2023 involves paying the taxes you owe on your income that is not subject to withholding, tulad po ng mga self-employment income or rental income. Kapag nalista ng income na hindi nababawasan ng withholding tax, tignan din daw ang pwedeng ma-apply na deductions. Calculate your estimated tax. Estimate your tax income for the year and calculate the tax owed on that income. Deduct any applicable deductions, credits, and exemptions to determine your taxable income. Matapos nun, hanapin ang quarterly payment para masaktong babayaran kada quarter. Determine quarterly payment. Divide your estimated tax liability by 4 to determine the amount you need to pay for each quarterly payment. Meron ding form sa website mismo ng U.S. International Revenue Service o IRS na makakatulong. Mag-download ho kayo or access forms from the IRS website. There is a form that may be used to calculate and pay estimated taxes. It includes worksheets to help you determine your estimated tax liability. Keep records, keep copies of your payment confirmation, forms, and other related documentation. Paalala ni Mercado, sa September 15 na ang deadline para sa third quarter tax filing sa Amerika. Dagdag pa niya, kung hindi pa rin sigurado kung paano ito gagawin, mainam na kumonsulta sa isang tax professional o accountant para makatulong din sa savings at budget. Para sa TFC News, TJ Manotok, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagon lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya!